Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Roma. Ngayong araw na ito ay mayroong akong hatid na bagong kwento sa inyong lahat. Sino sa inyong mahilig sa kwento? Alam niyo ba mga bata na ang pagbabasa ay nagbibigay sa atin ng napakakulay na mundo ng mga kwento? Halina't samahan niyo ako at makinig tayo sa bagong kwento na aking babasahin. Ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa isang dugong makulit. Si Duglit, ang dugong makulit. Sa aking kwento ay matutunghayan ninyo kung gaano kahalaga ang dugo sa buhay ng tao. Ito ang natuklasan ni Duglit, ang pinakabatang dugo sa katawan ni Mang Omeng. Nangarap siyang magpunta sa Mega Mall, MRT at Carnival. Nakalabas siya, pero iba ang napuntahan. Saan kaya siya nakarating? At ano ang kanyang natutunan? Samahan ang dugong makulit sa kanyang paglalakbay. Ang pamagat ng aking kwento, si Duglit, ang dugong makulit. Ito ay kwento ni Dr. Luis Pigat Maytan at guhit naman ng Rocket Shop, Pangarap ng Isang Paslit. Inip na inip na si Duglit. Ilang araw na niyang napapansing siya ay paikot-ikot lamang sa katawan ni Mang Omeng. Simula nang magkaisip siya'y ganun na ang daigdig na kanyang ginagalawan. Nasa daan ang pahaba, na iba-iba ang laki. Siya'y salit-salit ang nagagawi sa puso, baga, utak, bituka, atay at apdo. Si Duglit ang pinakabatang selula ng dugo sa loob ng katawan ni Mang Omeng. Magandang umaga, Duglit! Bakit kay aga-agay? Nakasimangot ka na! May problema ba? Bati sa kanya ni Pedrong Puso. Naiinip kasi ako dito! Kaibigang puso! Sawa na ako rito sa loob ng katawan ni Mang Omeng! Gusto kong lumabas! Gusto ko namang makita ang Mega Mall, ang MRT, at saka Carnival! Maganda raw doon ayon sa sabi-sabi ng ilang nakatatandang dugo. Aba! Hindi pwede yun, Duglit! Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi nasusugatan si Mang Omeng. Kapalit ng buhay niya ang kalayaan mo! Paalala ni Pedrong Puso. Narinig ng baga, sikmura, atay at apdo ang kwentuhan nila. Kaya't nang napadako si Duglit sa kanila, pinagsabihan siya. Alam mo, Duglit, hindi ka lang makulit. Ambisyoso ka pa. Dito sa katawan ni Mang Omeng ang ating mundo. Sa labas nito'y matutuyo ka lamang sa sikat ng araw. Okay ba sa ngayong kulay kapag nahibang ka ng hangin? Sisipsiping ka ng bula kapag nakita ka nito. May halong pananakot sa tinig ni Aping Akdo. Idulog mo na lang yan! Mamubuska ni Bertong Baga at Atoy Atay. Oo nga! Gutom lang yan! Pangaasar naman ni Sebyong Sikmura. Nang mapansin nilang napipiko na si Duglit, ay tinigilan na nila ang panunukso. Kailangan ka namin dito, Duglit. Kung hindi kayo dumadaan dito ng mga kasama mo, wala rin kami silbi. Sa wakas ay pakiusap ng grupo. Nag-isip ng mabuti si Duglit. Tama si Pedrong Puso! Kailangan masugatan ni Mang Omi para makalabas ako rito. May punto rin si Aping Abdo. Ano mangyayari sa akin maglabas ko? Matutuyo? Kukupas? Sisipsipin ang bulak? Ako! Ako dapat lumabas? Oo nga't naisip ito ni Duglit.
ng tuksuhin ng mga kaibigan. Pero gustong gusto pa rin niyang makatakas mula sa katawan ni Mang Omeng. Naghihintay nga lang siya ng tamang pagkakataon. Katunayay, sinaliksik na niya ang kasulok-sulukang bahagi nito. Ngunit, wala siyang nakitang daan palabas. Oh, Duglit, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Tayo na, magdadala pa tayo ng oksihena sa maraming bahagi ng katawan. Sabi ni Apo Dugong, isang nakatatandang dugo. Napilitang sumunod si Duglit. Binuhat niya ang oksihena mula kay Bertong Baga at tumungo naman kay Pedrong Puso. Hinintay niyang kausapin siya nito, pero nagpapahinga si Pedrong Puso. Tanging mga lubdub, lubdub, lubdub ang kanyang narinig. Ay, naku! Kay lungkot po talaga rito! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Duglit. Habang tumatagal, lalong gustong-gusto ni Duglit na makalabas sa katawan ni Mang Omeng. Nasasadik siyang magkaroon ng isang bagong karanasan. Hanggang pagtulog ay nananag-inip siya ng Mega Mall, MRT at Carnival. Nakasakay raw siya sa isang chubibo at siya'y ini-chay-chay nito. Nagulang pang malamang si Duglit nang maramdaman niyang para siyang hinihila. Hinahatak siya ng isang puwersang hindi niya matiyak. Binulag niya ang kanyang mga mata at nagulat sa nakita. Lumalabas na siya mula sa katawan ni Mang Omeng. Habang lumalabas siya sa tubong bahaba, narinig niya ang bulong-bulungan ng mga naiwang dugo. Naku! Nagbigay pala ng dugo si Mang Omeng sa Red Cross! Sabi ng isang nakatatandang dugo. Oh! Kasama si Duglit! Saan po sila pupunta? Tanong ng isang kalaro ni Duglit. Tinig ko sa mga sisidlang plastiko o bote raw! Doon daw muna sila titira! Tuwang-tuwang nagpadula si Duglit sa tubong plastik na dinaraanan niya. Ngayon lamang ito nangyari sa kanya. Kay liwanag, kay ganda, kay sarap pala sa labas ng katawan ni Mang Omeng. Ayoko na sanang bumalik doon. Sa wakas, ay makakapunta na rin ako sa Carnival. Sasakay ako sa Chubibo, roller coaster at Ferris wheel. Hindi maintindihan ng mga kasamang selyulang dugo kung bakit natutuwa si Duglit sa nangyayari. Para sa kanila, nakagugulat at nakakatakot ang karanasang iyon. Nakakatakot na karanasan. Naipon silang lahat sa isang lalagyang plastik na may mahabang tubo. Nagtaka si Duglit. Anong gagawin sa atin? Bakit tayo manulong sa supot na ito? Unti-unting pumasok ang takot kay Duglit. Gayon din ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay kakaba-kaba at nangangatog. Kinuha si Duglit at ang ilan sa kanila. Inilagay sa tubong babasagin. Isinakay sa umiikot na makina. Umikot ng umikot ang makina. Nahilo si Duglit at halos masuka. Matinding takot ang nadama niya. Hindi ganoong makina ang pinapangarap niyang sakyan. At siya'y napaiyak. Sinusuri lang nila tayo, Duglit. Huwag kang umiyak. Huwag kang mag-alala. Sabi sa kanya ni Apo Dugong. Ang hatol. Malusog ang supot ng dugong ito. Walang AIDS, syphilis, at hepatitis. Gayon ang narinig ni Duglit na sinabi ng lalaking nakasuot ng puti. Matapos na ideklarang sila'y malusog,
Itinago sila sa refrigerator. Kailamig sa loob noon. Kailangang ilagay tayo rito sa pahingahang malamig, Duglit. Dahil kung hindi, mawawala ang taglay nating kulay. Mabubulok tayo. Paliwanag sa kanya ni Apo Dugong. Tumango na lamang si Duglit. Ginaw na ginaw siya. Sa kanyang namamanhid na diwa ay naalala niya ang dati niyang tirahan. Masarap sa loob ng katawan ni Mang Omeng. Doon ay maligamgam. Hindi ako giniginaw. Doon ay maluwag ang aking ginagalawan. Hindi tulad nitong makipot. Kamusta na kaya ang aking mga kaibigan? Tuluyan ang nalimutan ni Duglit ang pangarap na makita ang Mega Mall, ang MRT at Carnival. Ang mga napahamak. Kawawa naman ang mga naksidente. Bumangga sa isang bus ang jeep na sinasakyan nila. Wala naman daw namatay, pero marami ang malubhang nasugatan. Mabuti na lang maraming dugo na kaimbak dito sa laboratorio. Narinig ni Duglit sa lalaking nakasuot na puti. Binuksan uli ng lalaki ang lalagyang plastik. Alam na ni Duglit kung ano ang gagawin sa kanilang magkakasama. Ayon kay Apo Dugong, iiksaminin sila at sisilipin sa isang microscope. May ilang patak ng dugong tumapon sa mesa. Kitang-kita ni Duglit kung paano sinipsip ng bulak ang mga iyon. Ang pagsasali. Magkatipo ang dugo ni Mrs. Garcia at ang dugo sa supot na ito. Type O. Malinis sa AIDS, syphilis at hepatitis ang dugong ito kaya pwede nang isalin. Pahayag na muli ng lalaking nakasuot na puti. Oh, Duglit, hindi ka na malulungkot ngayon. Bakit po, Apo Dugong? Lilipat na tayo sa ating bagong tirahan. Iiwan na natin ang supot na plastik na ito. Talaga po? Babalik na po ba tayo sa katawan ni Mang Omeng? Hindi na sa katawan ni Mang Omeng. Doon tayo isasalin sa katawan ni Mrs. Garcia. Huwag kang mag-alala. Magkauri naman ang dugo nila. Kailangan tayo ni Mrs. Garcia. Maraming dugo ang nawala sa kanya nang maaksidente siya sa jeep. Ang dugo ni Mang Omeng ay magiging dugo na rin ni Mrs. Garcia. Masayang masaya na si Duglit. Mula kasi nang mapunta siya sa supot na plastik, pinangarap na niyang makabalik sa loob ng katawan ni Mang Omeng. Pero nalungkot din siya. Sayang, hindi ko na makikita ang mga kaibigan kong sina Pedrong Puso, Usting Utak at Aping Apdo. Duglit, sa loob ng katawan ni Mrs. Garcia ay mayroon ding tulad nila Pedrong Puso, Usting Utak at Aping Apdo. Magkakaroon ka ng mga bagong kalaro doon. Ay, ganun po ba? Masuyong hinimas ni Apo Dugong si Duglit. Bata ka pa nga. Marami ka pang hindi naiintindihan. Pero ito ang lagi mong tatandaan. Iisa ang yari ng katawan ng tao. Maitim man siya o maputi at tayong mga dugoy, iisa lamang ang kulay. Hindi iyon magbabago kahit kailan. Ang bagong tahanan. Ilang minuto pa at naramdaman na naman ni Duglit na hinihila siya. Parang may humihigop sa kanya. Isang mahabang tubo ang muli niyang dinaanan papunta sa loob ng katawan ni Mrs. Garcia. Magaan na magaan ang pakiramdam niya. Aba, may grupong sumasalubong sa atin. Tulad din natin sila. Bilog at pula. Gulat na gulat na sabi ni Duglit. Yay! Katulad din natin sila! Iyaw ng kanyang mga kasama. Tuloy kayo! Kami mga kamag-anak ninyo! Mabuti't dumating kayo! Konti na lang kami kaya't hinang-hina na kami!
Bungat sa kanila, nanlulugulugong dugo sa loob ng katawan ni Mrs. Garcia. Mga bayani kayo, kung hindi kayo dumating agad, baka kasama na kaming namatay sa katawang ito. May pasasalamat na tinig ng nagsasalita. Oo nga, hindi na namin masusustentuhan ng oksihena ang maraming bahagi ng katawan. Hindi makapaniwala si Duglit sa narinig. Bayani? Paano ako naging bayani? Isa lamang akong selyulang dugo. Bawat selyula ng dugo ay mahalaga. Hala, kumalat na kayo sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Mrs. Garcia. Maagap na utos ni Apo Dugong. Pagkamulat. Pamilyar kay Duglit ang mga daan ng pahaba na iyon. Ang mga sukat ay katulad na katulad din ng kay Mang Omeng. Agad-agad siyang nagpunta kay Bertang Baga at doon humakot ng oksihena. Mabilis ang kilos niya dahil alam niyang marami ang nangangailangan sa kanya. Tuwang-tuwa si Duglit sa kanyang bagong natuklasan. Kay tagal niyang pinaniniwalaang ang Mega Mall, ang MRT at Carnival lang ang dahilan kung bakit ang selyulang dugo ay nabubuhay. Tuwang-tuwa si Duglit sa kanyang bagong natuklasan. Kay tagal niyang pinaniniwalaang ang Mega Mall, ang MRT at Carnival lang ang dahilan kung bakit ang isang selyulang dugo ay nabubuhay. Ngayon niya napag-isip-isip kung ano ang papel niya sa buhay. Nagpapatuloy pala ang buhay ng tao dahil sa kanya. Balang araw, kapag may isang makulit na batang selyulang dugo na magtatanong sa kanya, ano ang makikita sa labas ng katawan? Ganito ang kanyang isasagot. Ang dugo ay natutuyo kapag nasilip ng araw. Giniginaw kapag nalayo sa katawan. Kumukubas ang kulay sa ihip ng hangin at nawawala sa dampi ng bulak. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Muli niyo ako samahan sa susunod nating makabuluhang kwentuhan. Ako muli ang inyong Teacher Roma na nagsasabing... Ang pagbabasa ay isang pambihirang karanasan na nagbibigay sa atin ng yaman. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Paalam! Bago ako magtapos, nais kong basahin sa inyo ang Mateo 19:14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos."